Pinanalangin at pagsama ng bayan mo, di ba pong Jesus Nazareno? Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon, ang sino mang manalig sa akin ay mababubuhay kailanman. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin at langin at pagsamo ng bayan mo, viva po Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa paglukluk mo kay Kristo na iyong kanan, sa iyong kanan, at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan, at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Pesto. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Pesto sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwang ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal niya sa akin ang mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasa sakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasa sakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipaparatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay.
Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito. Kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang angwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang puon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, magaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa kanya'y sumusunod. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya, at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." "Ani, Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo."
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Araw po ng Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon. Kahit sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, magandang buhay. May tanong po yung Panginoon sa atin ngayong araw na ito. Ang tanong po ng Panginoon, katulad ng tanong niya kay Pedro, mahal niyo ba ako? Amen? May kasunod po iyon. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ngayon po, puntahan muna po natin yung dahilan ng pagtatanong ng ating Panginoon kay Pedro. Tinanong ni Jesus si Pedro ng tatlong beses, iniibig mo ba ako? Tatlong beses, hindi para manigurado si Jesus, hindi para pilitin si Pedro. Tinanong ni Jesus si Pedro ng tatlong beses bilang pambawi po ni Pedro. Saan po siya bumabawi? Sa tatlong beses na itinanggi niya ang ating Panginoon. Dahil nung nangyari yung pagtatanggi ni Pedro sa Panginoon, parang namatay yung kanyang pananampalataya kay Jesus. Pero si Jesus, kahit namamatay at nanghihina yung ating pananampalataya at pagmamahal sa Kanya, nagbabalik siya sa atin, binubuhay muli ang ating pananampalataya at yung ating pagmamahal sa Kanya. Ganun naman po yung ginawa ni Jesus sa mga alagad pang iba. Sa dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus, sila ay papalayo na sa ating Panginoon, papalayo na sa mga alagad, papalayo na sa pananampalataya sa ating Panginoon. Pero ang Panginoon pumunta, lumapit sa kanila at ibinalik sila sa pananampalataya. Si San Tomas, nung siya ay hindi nakakita sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, nung nagpakita ang Panginoon sa ibang mga alagad, matapos ang isang linggo, nagpakita at bumalik yung ating Panginoon para mapatunayan lang kay San Tomas na siya'y muling nabuhay. Ito po yung tatandaan natin. Yung ating Panginoon, patuloy na magbabalik, patuloy na bubuhayin yung ating mga pananampalataya, patuloy na ibabalik at ipapaalala yung ating pagmamahal sa Kanya. Lalo na sa mga panahon na tayo ay nanghihina, lalo na sa mga panahon na tayo ay gusto nang lumayo at gusto nang mawala sa harapan ng Panginoon. Kahit na sa mga panahon na tayo ay nagdedesisyon na tumalikod na sa Kanyang pagmamahal, yung ating Panginoon po, patuloy na hahanapin tayo, patuloy na nalalapitan tayo, at kailanman hindi tayo tatalikuran ng ating Panginoon, kahit na may mga pagkakataon na tayo ay tumatalikod sa Kanya. Ito po yung ipinapaliwanag, ito yung ipinapahayag ng tatlong beses na pagtatanong ng ating Panginoon kay Pedro, "Iniibig mo ba ako?" Pinapaalala yung Kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. At nawa, mga minamahal kong mga kapatid, sa mga panahon na tayo ay nanghihina, lumapit muli tayo sa Panginoon. Hayaan natin siyang kausapin niya tayo. Ipaalala yung pagmamahal na patuloy na sumasama sa atin
simula pa lamang ng ating mga buhay, hayaan natin na ipaalala ng Diyos yung ating pagmamahal, yung pagmamahalang nabuo sa ating ugnayan sa Kanya. Yung ikalawa pong gusto kong pagnilayan sa araw na ito ay matapos tanongin ng ating Panginoon si Pedro na iniibig mo ba ako? Anong kasunod na sinabi niya? Pakainin mo ang aking mga tupa. Hindi tinanong ni Jesus kung marami ka bang alam para pamunuan yung kanyang simbahan. Yung pakainin mo ang aking mga tupa, ang ipinapahayag nun, ipinagkakatiwala ng ating Panginoon yung kanyang simbahan kay Pedro. Hindi hinahanap ni Jesus kung magaling ka ba. Alam mo ba yung mga utos ng ating pananampalataya? Ang unang hinahanap ni Jesus sa mga taong mamumuno sa kanyang simbahan ay yung pagmamahal na mayroon sila sa ating Panginoon. Yun po yung basihan na hinahanap ng Panginoon sa bawat isa sa ating binibigyan ng pagkakataon na mamuno sa mga taong ipinagkakatiwala sa ating Panginoon. Napakahalaga po ng pagmamahal. Mahal ba natin ang Panginoon? Kung mahal natin ang Panginoon, aalagaan natin ng tunay ang mga taong ipinagkakatiwala niya sa atin. Kung titingnan po natin, si Pedro, hindi naman po malakas, hindi matalino, mahina si Pedro. Pero anong dahilan kung bakit siya pinili ng ating Panginoon? Dahil kahit na siya ay bumagsak, patuloy niyang minamahal yung ating Panginoon. Siya ay mahina, kaya't anong magiging lakas ni Pedro? Yung pagmamahal na mayroon yung Panginoon sa kanya. Pinipili at patuloy na ipinagkakatiwala ng ating Panginoon kay Pedro ang kanyang simbahan dahil si Pedro, lubos na minamahal ang Panginoon sa kabila ng lahat. At ito nawa yung patuloy nating matutunan. Bago pa natin ibigay ang lahat-lahat sa ating mga paglilingkod, matuto nawa muna tayong mahalin ng tunay ang ating Panginoon upang maibigay natin ang buong buhay natin sa ating paglilingkod at upang patuloy tayong maging tapat sa ating paglilingkod. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, unang-una sa lahat, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na kahit tayo ay tumalikod sa Kanya, babalik Siya upang ipaalala ang ating pagmamahal sa Kanya. At ikalawa, nawa yung pagmamahal na patuloy na pinapalago ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Ito yung maging inspirasyon para patuloy nating ibigay yung ating sarili sa paglilingkod at sa pangangalaga sa mga taong ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon sa ngayon pa lamang hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Amen. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa
at paghihirap, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan, at kapanatagan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Sa katahimikan na ating itaas sa Diyos ang ating personal na mga panalangin. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak na tinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mo bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdang mga alay, ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay, ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang napanirito sa ngalan ng Panginoon.
sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayin na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin.
sa langit ka, sambahin ang alam mo, mapasangit ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, aran ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming masala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, E Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsulit po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanhiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isupo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, ang tinapay ng buo
ay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na lalang lubos sa mundo sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay basan, hinatid ni alay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Barabati sa kapwa maging tinapay, kagalakan na talo lumbay. Katarungan sa naapi at kalungan ng bayan mo. Sabi, ikaw, Jesus, ang tinapay na buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa amin at pagsasalo ng hanggan. Ikaw, Jesus, ang tinapay na buhay binasbasan, inatid inialay. Buhay na ganap ang sa aking kaloob at pagsasalo walang hanggan. At pagsasalo walang hanggan. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry.
Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok sa grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang, sa ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito ay maging pagsasalo sa patawad at buhay na sa aming kaloob mo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong pinapaalala sa atin na kapag tayo ay nanghihina at namamatayan ng pananampalatay at pagmamahal sa Diyos, ang ating Panginoon patuloy pong lalapit at bubuhayin ang ating mga buhay na kung minsan ay nawawala ng gana at pag-asa. Hayaan natin na ang Panginoon ay buhayin tayo, bigyan ng grasya at papasukin natin siya palagi sa ating mga buhay. At ang ating Panginoon sa araw na ito ay tinatanong sa atin na kung mahal natin siya. Kung ang sagot natin ay oo, ang ating misyon ay pangalagaan at mahalin ang mga taong ipinagkakatiwala sa atin. Pangalagaan at paglingkuran ang simbahan na ipinagkakatiwala sa bawat isa. Bilang tanda ng ating pag-ibig, ito po ang ating misyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo
Ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus.